Napili na umano ni Pangulong Noynoy Aquino ang mamumuno sa kanyang communications group. Ito ang napag-alaman ng ABS-CBN at ayon sa sources ng ABS-CBN, hindi lamang isa kundi dalawa ang mamamahala dito. Nagpapatrol, Maricar Bautista. Ayon sa mga source ng ABS-CBN, sa pulong kagabi, napagdesisyonan ni Pangulong Noynoy Aquino kung sino ang mamumuno ng kanyang communications group. Sa hatian, si Sonny Coloma, dating Presidential Management Staff Chief ni dating Pangulong Aquino, ang hahawak ng media operations. Ang news anchor naman ng ANC na si Ricky Carandang ang mamamahala sa pag-strategize ng mga pahayag na ilalabas ng administrasyon. Hindi muna kinumpirma ng tagapagsalita ng palasyo ang ulat. Dahil sa Lunes na nakatakdang gagawin ang formal na anunsyo. Sa isang text message, nakiusap din si Coloma na antayin muna ang opisyal na anunsyo ng palasyo. Hindi rin sumasagot sa tawag sa telepono si Carandang. Sa pahayag naman ng pamunuan ng ANC, tinanggap na ng management ang pagbibitiw ni Carandang kahapon. Ang communications group ang sinasabing papalit sa Office of the Press Secretary. Dahil bago ang konsepto, ang tanong ay kung sino sa dalawa na may cabinet rank ang siyang uupo sa budget hearing at sa Commission on Appointments. Kung si dating Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar ang tatanungin, kwalipikadong pamunuan ni Coloma ang communications group kahit solo pa ito. Well, if I were to choose, I'd put Sonny on top of everything. Actually, do both, because Sonny has the age, the wisdom, the experience, the profundity to do either job, no? Pero kinikilala din ni Olivar ang maitutulong ni Carandang sa Administrasyong Aquino. We all know Ricky Carandang as a very effective commentator, and clearly the media savvy that he has acquired over the years with your network is going to be helpful in terms of delivering the messages appropriately, effectively. Bukod sa dalawang mamumuno ng communications group, inaasahang sa Lunes din iaanunsyo ang ilan pang bubuo sa communications group ng Malacañang. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino.